morning po mga kabakan. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw po babalik po tayo dun sa site para tapusin yung trabaho natin kahapon. So hindi natapos dahil nag-alanganin lang sa oras. Dito nga rin namin kami nakapag-umpisa. So ngayon balik tayo dun para tapusin. Kaya samahan nyo uli ako. Yun mga kabakal, andito na po tayo sa site. Pagdating ko halos nakabit na nyo yung mga ibang accessories tulad ng baring bolt at football. So makikita nyo yung football niya, tatlong football yan dahil yung sa folding natin kailangan mo talaga may football yun. Hindi pwedeng wala dahil pag umangin na malakas papay-pay ho yung gitna no. So kailangan talaga may football para protection na rin. Tapos dun sa pinakagitna kailangan mo dalawa ho yung football. So yun lamang po mga kabakal, balikat ko kayo mamaya pag kakabit na ho namin yung night lights, at least makita nyo, magkaroon din kayo ng mga idea sa pagkabit ng night lights. Yun mamaya na lang ho mga kabakal. Ito po yung mailbox natin. Bali yung frame ng mailbox ginawa na lang namin tubular na 1x2. Gusto rin yung mayari manipis kaya para pag binuksan hindi tatama doon sa wall, may sasandal. Po yung baren ball po tawag dyan. Ayun po yung sinasabi ko kanina na football. Ayun yung sa gitna, dalawa dito sa nagpo-fold, kailangan may isang football din tayo dyan. Ano, alis patapos na ho. Mga stopper na lang ikakabit, tsaka matagal-tagal dito yung ano, pagkabit ng night lights. Yun, medyo magbusisi din yung matrabaho. Thank you.
So ito mga kabakal, ito na yung labas ng mailbox. So nilagyan namin ng parang bubong para at least kung umulan, yung ulan hindi diretso dun sa loob ng mailbox at hindi mababasa yung mga sulat na ilalagay, lalo na yung mga bills. Kaya importante nilalagyan ng bubong yan, hindi yung basta butas lang. So ayan po siya. Mamaya grinder na lang po yan, isa para isa ang grinder na lang. Yan na lang, tapos kung gitna na to, mamaya pakikita ko sa inyo, lalagyan po yan ng stopper para at least hindi masyadong silip yung loob. Tsaka hindi rin makita yung awang ng gate. Isa sa mga dahil kaya nilalagay ng stopper yun. Tsaka para mas malinis tignan at mas maganda. So, ito po mga kabakal. Gagawin na po namin yung sa night lugs. Yung kinakabit niyan ngayon ay yung housing. Yung magiging housing ng night lugs. Yun, pumutol na lang kami nung sa tubular. Usually dati kasi ang ginagawa naming housing, plate lang na binibili. Pero ngayon para hindi na masyado matrabaho sa pagbibend ng plate, tubular na lang alas para sigurado magkasukat. E 2 inches naman yung lapad ng tubular natin. Siya housing tapos bubutasan na lang yun. So ayun, pinuporma na natin yung night lights. Yung night lights depende naman sa gusto ng may-ari o syempre kasama naman sa kontrata yan, tayo mamimili kung anong night lights na gusto natin. Pero kung gusto ng, kung request ng may-ari yung night lights na medyo di kalidad, mas maganda, magpa additional na lang kayo para sa ganong klase night lights, dahil may night lights na may kamahalan talaga. Yung night lights na gamit namin eh Amerilock. So dati bago mag pandemic mura lang yan, mawala pong 500 yan, ngayon nasa 600 na eh. Kaya yung yel na night lights pas mahal. Halos kulang ko lang 1,000 na ngayon. So pagbili ko ng materials, medyo nalula ako sa presyo ng bakal. Compare nung bago mag-pandemic, ngayon sobrang taas na yung demand ng bakal. Siya. Tapos pupormahan na lang kung saan kailangan magbutas, bubutasan ko yan para dun sa pagpapasukan ng mechanism ng night lights. So maya maya po balikan ko kayo para sa pag-install ng night lights.
kabakal na Marcanaw at na butasan. So ang pinambutas niya, grinder. So ingat lang sa paggamit ng grinder dahil baka may pitang kayo ng talim, eh delikado. Ayan, pambubutas na lang yun dyan sa tubular, eh jumperan na lang niya. Dahil di na rin naman no, kaya nabuto ng grinder yan. Tapos ganun din no, ang gagawin sa kabila. Jajump. Hindi ko alam kung jajumperan niya o gagrinderin na lang din. Dahil nasa na naman no yun. Tapos, tsaka ipapasok yung eto, ang ipapasok yan. Yan o. Yan o ang ipapasok. Ay, ito yung sa labas, makikita niyan. Tapos, ito yung sa papasokan ng parang titi niya. So, yun mga kabakal. Kunti na lang. Matatapos na rin. So yan po mga kabakal, nakikabit na po yung night touch natin at ituturnilyo na lang. So yan po mga, hindi alam kung paano pagkabit yan, eh may manual naman na susundan yan. Tunin na lang naman yun, madali lang naman yung ikabit yan. Mas mahirap pa nga yung magkabit ng housing. May ikot sa ibabaw. Umiipit yung ano. Dahil lumipit dun sa clearan, hindi naman natin pwede yung lakay ng clearan. Pinakas lang ng konti na matatakpan naman yun. Hindi naman kasi natin pwede lakayan yung clearance ng pintuan, masyadong lalaki naman po yung kawang, kaya medyo parang naiipit. Konting pukpok para lumubog.
konti na lang. Sige, sige. Ayan ako ito. So, bumili kami ng black screw yung pang paisa? Ano sa bakal. Ngayon pa yun. Ayun o. Oh. Ito pa mawala yung isa. Yung bibili niya, huwag yung ganito. Kasi yan, blocks, ano lang yan, pang wood screw. Bili niya yung black screw. Parang siyang, yung dulo niya, parang may talim na pang butas ng bakal. Kaya kahit na hindi na butasan muna, eh pwede na erekta. Ganun na lang yung, ganun yung bili niyo pag magkakabit kayo ng night lights. So, ayan na ho siya. Tapos na ho. So, ganun lang ho. Sa, ano na ho talaga. So, paka. Nasa lang ho siya para maiwasan yung pagsabit. Okay na ho. Sa una lang talaga medyo mahirapan kayo. Testing natin. Okay na ho siya. Pero pag gamay nyo na naman yung pagkabit niya, saglit na lang ho yan. Ayun ho. So, kakabit naman yung bisagra para dito sa gitna. Kung papansin nyo, dalawa lang ho yung kinabit namin kahapon. Ngayon, kakabitan na lang ho yan ng isa pa para sa gitna. Tsaka pag magkakabit ho kayo ng bisagra, lalo na ho sa folding, kung mapapansin nyo, meron ho siyang pinakasapin na flat bar. Huwag nyong irerekta sa tubular at katagalan, no. Kabubukas at kabubukas niyan. Kaya niyang punitin ng tubular, kaya mas maganda yung may sapi siya na flat bar. Para yung flat bar, yung naka-pull weld dun sa tubular. Tapos yung bisagra ho natin, yun po yung naka-welding dun sa flat bar. Para kahit paglaro-laro siya, lagi siyang bukas-sara, bukas-sara. Hindi na prepare sa yung tubular natin. Kasi ang tubular natin, halo lang naman ho kasi yan. Hindi ho yung katulad ng mga tubo. Ang tubo kasi pipe. Ito, parang tubing lang ho ito eh. Na makapal. So, pag na-prepare sa ho siya, madali ho siya mapunit. Lalo na katagalan. Pag napunit ho yan,
at magkaroon lang ng konting butas, pag pinasukan nun ng tubig yan, dun pagsisimulan ng kalawan yan, kasi i-absorb nung tubular yung tubig na dadaloy dyan pag natuyo. So yun mga kabakal, sana kahit papano nakatulong sa inyo itong video na to. Ayun o, kinakabit na ho namin yung bisagras para doon sa gitna. So ang ginamit po namin na bisagra dyan 3/4 na cylindrical hinges. Huwag ko kayong gagamit ng maliit. Huwag naman yung sobrang laki. Kung di uno naman yung kasi masyado na malaki. 3/4 to pwede na. Huwag ko kayong gagamit ng 5/8 or 1/2 kasi masyado maliit po yun para sa folding. Yung mga konti na lang matatapos na. Tapos nun, dito na kami si stopper, tapos puro grinder. Mga kabakal, nalagyan na ko namin ng stopper yung gitna. Ayan o siya, grinder na lang ko yan mamaya. Ganon din dito sa ating service door, may stopper din o siya para at least hindi nasisilip yung door. Although may makikita natin, may butas naman, pero iba pa rin yung alay. Iba pa rin yung may stopper siya. Mas maganda tingnan at syempre yung mga hindi kayang abutin to, hindi sisilip-silip dito sa gitna. Ito sa nagpo-port, syempre wala namang stopper yan din. Hindi rin naman kailangan. Yun mga kabakal, tapos na yung gate natin, so pintura na lang kailangan nito at katatapos lang din namin mag lunch. So nagawa na yung night latch, barren bolt, football, tapos may stopper na rin sa labas. Nakabitan na rin namin ng mailbox. Ang gagawin na lang ngayon, pahingan lang ng konti, tapos pintura, tapos lipit na. Tapos na yung trabaho natin at salamat sa kahit pa paano nakatapos din tayo ng isang proyekto na naman. So yun lang mga kabakal, naway kahit pa paano nakapulot kayo ng idea sa pagkabit ng steel gate lalo na doon sa folding. So hanggang sa susunod na lang uli, at syempre shoutout na lang doon sa owner, doon sa client natin kay Joseph Dinapo, at doon sa mami niya salamat at hindi kami napabayaan dito at lagi kami busog, nalilibre kami sa kain. Mapapasabi ko na lang, sabi nga ni Kiko, sana all, sana lahat ng client ganito. So, mga kabakal, hanggang sa susunod na video at mga pag-uusapan natin, hanggang sa muli, paalam na po muna. God bless and thank you.